para sa latest na ulat natin, na-discharge na po si Manila City Mayor Isko Moreno mula sa Santa Ana Hospital. Yay! Matapos siyang gumaling sa sakit na COVID-19. Pero kung bakit kami pa rin ni Doc Pox ang nagla-live ngayon, nag-undergo pa rin po ng isolation ang ating Yorme. Para sa detalya dyan, kasama natin si Doc Pox. Explain po natin, no, ang ano po ba itong isolation period kahit nag-recover na po ang ating Yorme. Alright. Yan. Okay. Maraming salamat, Julius. Magandang gabi pong muli sa inyo, mga batang Maynila, mga kapitbahay natin dyan sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun din po ang mga kababayan nating mga batang Maynila na nasa abroad, iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po ang inyong mga mahal sa buhay. So ito nga po, nakakatuwang balita dahil po ay nakalabas na finally sa ospital, na discharge na po si Yorme. Maraming salamat po sa inyong mga dasal, sa inyong pong suporta, sa inyong pong mga panalangin. At ito na nga po, si Yorme ay yan, lumabas na po kanina sa Santa Ana Hospital. Ano po ba ang naging basihan o criteria, no? So ayon po sa Department of Health, ito pong criteria, meron pong simula po, meron na po kasing 10 araw. Ayan, pakita po natin. Ayon sa World Health Organization at Center for Disease Control, ay maaari nang madeklarang recovered ang pasyente kung meron ng 10 araw simula ng paglabas ng sintomas. So ngayon po, nung nagkaroon ng sintomas si Yorme, up to this day, panglabing isang araw na po niya ngayon. So isa po yun, no? At syempre, dapat po wala ng lagnat ng 3 araw at wala ng sintomas at nag-improve ang kondisyon. So lahat po itong criteria na ito, pasok po si Yorme, kaya po ang pamunuan ng Santa Ana Hospital sa pangunguna po ni Dr. Padilla, kasama po si Dr. Sisko, ang ating po infectious specialist ng Santa Ana Hospital, ay pinayagan na po o na-discharge na po ang ating Yorme. Subalit, after po nito, kailangan pa pong mag-isolate ni Yorme. Average of 3 days po. So, hihintayin po natin. Andyan po si Yorme ngayon. Naka-isolate po siya. At finally po, hopefully by August 29 o August 30 ay makikita nyo na po in public ang ating Yorme. Kaya po, pagtsagaan nyo lang po muna kami. Alam ko po, ang mga viewers po natin, very excited ngayon. Miss na miss na si miss Yorme. Miss na miss na si Yorme. Kala po ninyo ay makikita ninyo. Pero ganun pa man po, maraming salamat. At finally, nakalabas na si Yorme. Yan. Okay. Okay. Bago ang ating COVID-19 update, gusto ko lang po i-update ang ating publiko tungkol sa tulong pinansyal para sa ating mga lolo at lola. Nasa 7,240 senior citizens na ang nakatanggap ng kanilang buwanang tulong pinansyal mula sa pamahalang lungsod ng Maynila. Ito yung mga lolo at lola natin na nakatira sa District 5. So ang total na naipamahagi na natin ay 20,925,000 pesos. Ito ay tulong pinansyal dulot ng ordinansang pinirmahan ni Mayor Isko noong nagsisimula pa lang ang kanyang administrasyon. Ito ay 500 pesos allowance, cash allowance para sa ating mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. So, yan po ang update sa distribution ng cash allowance para sa mga senior citizens. Balik na po tayo kay Doc Pox para sa latest na COVID-19 update mula sa lungsod ng Maynila. Doc? Salamat, Julius. At ayan nga po, mga kasama, para po sa ating COVID update ngayong araw na ito sa atin pong bansang Pilipinas, nakapagtala po tayo ngayon ng bagong 13,573 na kaso sa kabuuang 125,378 na kaso. At syempre po, nakapagtala po tayo ng 15,820 na recovery sa kabuuang 1,725,218. At meron na naman pong namatay ngayon, 228 po sila sa kabuuang 32,492. At para naman po sa COVID update dito po sa ating lungsod, sa ngayong araw po na ito, ika-25 ng Agosto 2021, nakapagtala po tayo ng 242
na bagong kaso dito po sa ating lungsod. So meron na po tayong 1,578 na kaso ng COVID dito po sa lungsod. 227 naman po ang naka-recover sa kabuuang 71,248. At sa kasamaang palad, meron pong namatay ngayon, dalawa po, sa kabuuang 1,398 ang namatay dito po sa ating lungsod. Ito pong dalawa na ito, mga kasama, mga batang Maynila, base po sa pagsasaliksik ni Nurse Igay at Nurse Janelle, ito pong dalawa na ito, hindi po sila bakunado. Okay. Alright. Para naman po sa ating bed occupancy rate, dito po sa ating anim na ospital, yan po, ang kamang pang-COVID po natin ay nasa 491. Meron pong 317 ang okupadong kama sa kabuuang 65%. Para naman po sa ating Manila COVID-19 Field Hospital, meron pong 344 na mga pangkamang pang-COVID at 311 po dito ang okupado na sa kabuuang 90%. Dito naman po sa ating mga quarantine facilities, meron po tayong 883 na bed capacity para po sa pang-COVID, para po sa ating mga asymptomatic na cases. 220 po dito ang okupado na sa kabuuang 25%. Yan.